So of course, no, hindi tayo matatapos. Hindi natin tatapusin itong session natin, ang ating KSP Leadership Conference Valentine Special, nang hindi natin naririnig ito. No, ito lang naman, no, ito yung ating mama at papa. Mama at papa talaga, no. So sila ang leader natin, no. Sila ang nanay at tatay. Sila yung tumatayo na magulang natin, no, dito sa Supreme, no. Sila yung ating mga talagang tinitingala, no? And I'm pretty sure kahit bago ka, kilalang kilala mo to, no? Our upline Mike Yulo and our upline Angela Yulo, both top distributors, both LV Luxury Club, Car Club member, multi-millionaires club members, kumita ng 12 million plus, no, nung 2020. Let's give it up for our uplines Mike and Angela Yulo. Hi daddy mami. Oh, para may screenshot. Hi, Daddy, Mami. Kumakita. Yeah. Okay, Karen. Okay, call the appliance. Sana oil. Kunong-kunong ng love. No? Hi, Daddy, Mami. Ay, kinikilig kami. Mga kinikilig, no? Hi, Daddy, Mami. Kinikilig kami dito. Hello. Nakakakilig. Hi, Daddy, ayan. Mami. Ayan. Para talagang mga nag-usap-usap, no? Wow. Para mga nag-usap-usap. Ang ganda ng mga kulay natin ngayon. Napakatamis, napaka-colorful, punong-puno ng love, no? Grabe. Alright. So excited na ako because lagi ko naman itong mga nakakausap. Pero first time ito, nasasalang sila both, no? So ito, kung wala dito yung downline mo, nako, sabihin mo sa kanya, nako, ang laki ng na-miss mo today. No, sobrang laki ng na-miss mo today because these are not just for couples, no. Gusto ko lang na disclaimer lang. Hindi lang ito para sa mga couples. We'd like to show everyone na lahat ng tao kayang gawin ito, no. So, sayang, no, kung wala dito yung downline mo, kung wala ka dito, sayang naman, no. Sana nandito ka. Kaya dapat laging umaattend. So, excited na ako para sa dalawa na to. Okay. Lalo na dun sa mga bago kasi first time ninyong first time ko kayong i-interviewin. But don't worry, I'll be gentle. Charot! Okay. Okay. So wala namang pang-boy abunda dito, no? Mga light on. Pwedeng mamaya kung may oras pa tayo. Okay. First, no? Light off muna. Lights off muna daw, sabi ni Marky. Alright. So, can you give us a brief, no, background lang, what you've been doing, just a quick ano lang, ano bang ginagawa ninyo before? Let's start with upline Angela, ladies first. Housewife hanggang ngayon naman, housewife pa din. Pero I've been unemployed for 14 years. Ayun, simula nung nag-network si upline mo, when you started doing network marketing, yung nung tsumeke siya ng 30,000, yung unang 30,000 niya, pinag-resign niya kagad ako sa trabaho. Sabi niya, hindi ka na magtatrabaho ulit. And since then, hindi naman ako nag-work. So, ano lang ako, laging on the sides. Yan. Ako yung technical part ni Upline Mike. So, tagagawa ng mga presentation. Ganun. So, for 14 years na nagne-network siya, that's what I am doing. So, not until I heard. Yes. So, sa iFern lang pala na bago 'yon. Yes. Tama ba? Oo. So, yes. Oo, so hindi sumasalang, eh kumbaga to make it simple, hindi ka nagne-network dati. Hindi. So first time mo din pala talaga basically, no? First time mong nag-network. Grabe, no? Yes. Sa ilang companies 'yon? Saling ket-ket, pa-cute lang. Oh, bantay lang, bantay-bantay. Bantay-bantay. Guardia civil, no? Guardia civil. Walang makakalusot ganun. Mismo. Alam mo 'yan. Oo. So guardia civil lang pala. So, upline Mike Yulo, ikaw naman, give us a brief background, baka kasi merong pang hindi nakakaalam kung ano yung ginagawa mo before.
undergrad, nakapagsimula maagang family, nag-try maging nagtinda, yun yung una kong KFC. Alam niyo po yung KFC? Nag-franchise ako ng KFC, no? Kikyang Fishball Palomares. Sosyal. So nagtinda-tinda ako niya, naging vendor ako sa kanto ng ano, ng street, no? Nag-dicer ng Magic Sing, naging cashier ng Belgian Waffle sa SM. And basically yun. And siguro para maidugtong ko dun sa kwento niya, kaya ako ipinangako sa kanya yon na nung kumita na ako, nagsimula akong kumita ng okay-okay sa networking. Kaya ako pinangako sa kanya na hindi na siya mag-work ulit. Kasi for a long time, nung nagsisimula po yung relationship namin, nung nagka-baby na kami, naging dalawa, siya po yung nag-work. Yan, naging ano siya, accountant sa isang ulingan. Telemarketing. Alam ko yan. Oo, naging accountant siya ng ulingan sa Cogyo. Naging telemarketer siya. Tapos nung kumikita siya ng okay, siya lahat nagbabayad ng ano, listahan ko sa bilyaran. Naging so, secretary, Ge. Oo, naging secretary. So, palamunin niya ako dati nung nag-uumpisa kami. Palamunin niya. So, weekly yung kanyang pasahod nung telemarketer siya. Every week, binabayaran niya yung mahabang listahan ko ng talo ko sa bilyar. So, bilyar-bilyar. Yun yung si dati si Upline. Oh, sugar. Sugar mommy. Hello, oh, sugar mommy. Sugar mommy. So, yun. Bago mag-iFer. Power ayun, ka pala dati, Outline. Power ka pala dati. Power ka. Power ka pala dati. Oo. So, grabe no, napakahaba naman pala no, ang dami na palang dinaanan. Alright. So, sa dami ng mga nakita mo no, nakapag-network ka na rin pala dati mentioning no, nakailang companies ka? Five companies bago mag-iFer. So iFern is your sixth company, yes, no? Okay. So paano ka naman na-invite? How did you know? How did you learn about iFern? Saan mo siya narinig? May tao ba nang nagsabi sa iyo? Nakita mo lang ba siya sa Facebook? Paano? Nakita ko siya sa Facebook na yung downline ko dati doon sa pang-apat kong company na sinalihan na nag-close. So may mga downlines ako doon. Nag-join ng iFern. So, hindi lang isa. Madami. Madami sila. Oo. At saka may mga ibang members doon na hindi ko man downline pero kahit paano mga naging kakilala, naging kaibigan. Nag-join ng iFern noong 2016. So, nasa ibang company ako noon. Nakikita ko lang na nag-iFern na daw sila. So, hindi ko pinapansin. Some of them nag-attempt na imbitahin kami. Hindi namin pinapansin. Di ba? Hindi namin nire-replyan. Scene Zone. Wow. Kaya pag kami taray, di ba? Kaya pag may nagsisin zone sa akin ngayon, hindi ako nasasaktan. Oh, ganti lang sa akin 'yun. Sinners. Ganun din naman ako dati. Oh, so, kaya pag sinisin kayo at ganun din naman kayo dati, una kayo masaktan. Tama, bawi-bawi lang, no? Kasi, but, you know, thinking or looking at it at a different perspective naman, kung kayo naman din, no, meron kayong mga sinisiin kayo, just keep pushing. Kasi ito, sinner nga lang dati, no? Pero ngayon, nandito na, no? Just, kumbaga, kailangan lang... Yung asawa niyo, gano'n. Yun. Ano, ulitin mo nga yun? Ulitin mo nga yun. Kung asawa kayo, ipush niyo yung asawa ninyo. Kumisis. Yung kumisis kayo na nanonood ngayon, itulak niyo yung asawa niyo. Kasi yes, minsan kulang lang sa tulak yan. Sa pool. Kasi ganun yung nangyari sa amin eh. Ayaw niya talaga kay iFern. Oo. Kasi hindi naman ayaw dahil alam ko na. Pero dahil loyal sa dating company. Loyal. Pero nung nakikita sa iFern na grabe yung mga kakilala namin at saka mga downline namin before, ang laki ng mga kinikita, kami na yung lumapit eventually. So ganun yung way kung paano kami nag-iFern. Kami na yung nag-invite sa sarili namin. Sa sarili ninyo. So nangyayari pala talaga yun ano, na ini-invite mo na yung sarili mo. No, ini-invite mo na yung sarili mo. But of course, that rarely happens naman, no? So maganda pa rin nag-i-invite pa rin. Bihirang-bihira 'yon, no, na merong
ini-invite na yung sarili. Siguro depende na yun kung talagang sobrang laki na ng kinikita at nakikita na din nila yun. That's no? Right. Siguro pang later yun on yun. Importance ng posting. Mm-hmm. O advertising. Kasi ako, na-entice talaga ako. Kasi nakikita ko yung results nila eh. Then, my question there is, bakit ganun? Pareho naman tayo ng ginagawa. Eh, mas malaki yung kinikita nila sa atin. Parang may mali sa atin, ganun. So, inilit ko talaga siya na kausapin mo na, i-check mo na. Tapos nung una, ayaw niya talaga. Hanggang sa, no, siguro mga ilang buwan kami nag-aaway na, no? Kasi pinipilit ko talaga siyang i-check niya. Tapos ayaw niya talagang check i-check mo na. Kasi wala na kaming pera noon. Wala na kaming wala pera. Nagihirap, nagihirap na kami, pero ayaw pa rin i-check. Ayaw mo pa rin i-check. Oh, mahirap sa pride, no? Grabe. Pride po tawag doon. Tama, no? Napakaganda, no? Na, of course, dapat hindi din maging passive yung mga partners, no? I-push mo din yung partner mo. Tama ba, no? Lalo na may nakikita ka na hindi pa nakikita nung partner mo. Right. No, na baka meron siya, no, he's missing out on something and vice versa. Pwedeng si husband may nakikita naman na no na hindi pa nakikita ni wife. No? So just keep pushing lalo na kasi paminsan ganun eh, no, hindi pa lang nakikita. Tama ba? So napakaganda no nung ating napulot diyan. Ngayon, since nasabi niyo na naghihirap kayo nung time na 'yon, ako alam na alam ko naman 'yan. Para sa mga bago dito sa atin, no. Kapatid ko nga pala si Upline Mike Yulo. So alam ko yan nung time na yon, no? So to share to everyone here, paano naman kayo naka-join? Since, no? At ano yung mga package na kinuha ninyo and how did you do it? Paano kayo naka-join? Okay. Paano kami naka-join? Inutang pa rin ulit. Okay. Bakit inutang pa rin ulit? Kasi for 14 years na nagne-network kami, naging successful lang talaga kami dito sa iFern lang. The first company, wala akong kinita. Pinangutang ko po yung aking pang-join doon. And binenta ko yung cellphone ni Mrs. So, biruin nyo ha. Ganun yung ginawa ko. Pangalawang company, ganun ulit. Gawa ulit ng paraan. Ang masaklap, scam pala. So, ang sakit po nun, no? Ang sakit po nun kasi pinangutang mo yung pang-join mo, biglang scam pala yung sinalihan mong company. Yung pangatlo, gawa ulit ng paraan, no? Buti na lang po, no? Kumbaga diretsahan, barya lang ang puhunan sa ganitong klase ng business. Sa totohan. Mga amount na hindi mo maitulong. Pag dito sa iFern, walang wala, no, baon sa utang, gawa ulit ng paraan. So, kumbaga, yun po yung lagi kong tinuturo sa aking mga closing, no, especially sa mga first timer na nanonood. Yun ang pinaka-tip ko. Huwag niyo pong tantanan gawa ng paraan yung pag-asenso ninyo. Kasi ang madalas pong nangyayari is ang hindi natin tinatantanan ay yung paggawa ng paraan sa mga kagipitan natin. Tama. Puro bayarin, yun ang ginagawa ng paraan lagi. Bayarin, utang na naman yung gagawa ng paraan. Tama. Diba? Bills, expenses, renta, bahay, kuryente, yun birthday. Lagi. Birthday. Tama. Birthday. Binyag, birthday, piyesta, yun lagi ang ginagawa ng paraan. So ako, dahil natutunan ko na hanggat di lumalaki ang income ko, hindi masusolusyonan ng paghihirap namin. So ang goal is lumaki yung income. Tama. Yeah. So kahit ipangutang pa yan, no? Kasi matagal naman na talagang totoo, no? Lahat naman halos ng tao, no? Matagal nang nangungutang. And kung ipapangutang mo na lang, hindi na yung short term, tama ba? Kasi puro short term lang yun eh, mabilisan lang, no? Pang maikling solusyon. Hindi pang long term. Tama, no? So thank you for that, no? Marami na naman kaming napulot, no? Mm-hmm. And that goes na, no? For the both of you, no? So nakakatuwa. And ano nang package ninyo ngayon sa buong family? Ano na yung mga accounts ninyo? Family package na. Sure. Family package, of course, because it's the best package, no? So that's why, no, from the first natin na couple to second, and ngayon on our third, yun talaga yung best na package. Since you're gonna do it with your family, that's the best way to go, no? So kaya naman, ito rin yung mga kumikita ng malalaki.
Tama. No? At nang mas mabibilis. Mabilis. Tama. All right. So, ito napakagandang question na to kasi lahat naman tayo, no? Lahat sinasabi, ito naman daw yung sagot mainly, but no, we just want to hear it, no? Bakit naman kayo nag-join sa iFern? At para saan, no? Yung mga tanong, para saan ka? Kanino ka bumabangon? Para kanino mo ba 'to ginagawa? Para saan? No, ano bang nakikita mo na magiging future dito, no? Sa iFern. Ako? Ladies first. Yeah. Well, kasi yun nga, kaya ako siya kinulit kasi nga, tatlong buwan na kaming walang bayad sa rent. Ang dami na naming utang, baon na kami. So actually, sabi ko nga kay, ano nun eh, kay Up Mike noon, sabi ko, kahit siguro kumita lang tayo ng 100,000 isang buwan, masaya na ako. Kasi that's more than enough for us na makasurvive, makasustain. Kasi yung mga anak namin, nag-stop ng mag-school. Mm-hmm. Tapos, public school. Naka-public school yung isa. Tapos, yung kami mismo, talagang halos hindi na kami kumakain sa isang araw. So, yun nga eh, nung nag-share ako last night, ang sabi ko, dumating kami sa point na mina-mindset namin yung sarili namin. Maglalakad na lang kami kasi para healthy, pero ang totoo, exercise. Wala kami pamasahe. Di ba? Nagtitipid kami, wala kami pamasahe. Na ultimo yung 5 piso, instead na ipamasahe namin, o 7 pesos, instead na ipamasahe namin, pwede na namin idagdag sa pambili ng pangkain namin that day. Makakabili na ng itlog yun kahit papaano, di ba? Hi, baby. So, Saman. Itong dahilan. Ayan, ito yung dahilan. Yan pala yung dahilan. Gusto siya sa 4 na dahilan. Hi, baby Kendra. So, okay. Kumbaga kami, family pa din. We want the, kumbaga, we want what's best for our kids. Not just for each other. We want, syempre, yung buhay na kami mismo, ako, personally, mismo, hindi ko naranasan. So, yun pa din yung gusto ko maranasan ng mga anak ko. Yung tipong gigising sila, hindi nila po problemahin kung may kakainin ba sila o wala. Diba? So, parang kung saan nila gustong pumunta, makakapunta sila, we can afford. Kung anong gusto nilang bilhin, mabibili namin sa kanila, mapoprovide namin lahat ng needs nila. And as much as their wants, kaya din namin. So, ako, if every parent would agree na nandito, no? Siguro, yun naman talaga ultimately for me, ha, na yun yung goal talaga ng isang magulang para sa anak niya. And of course, sa aming dalawa din, kasi ayaw namin na, ako kasi yung mom and dad ko, they broke up kasi, ano eh, because of finances. So, I came from a family na maraming, na may mga broken heart, may mga broken relationship din. Broken hearted. Broken hearted silang lahat. Broken hearted lahat. Na broke, na break yung heart. I came from a family na ganon. May sister as well. Oh, kasi yung asawa niya hindi makapag-provide ng tama sa kanila. She has to go abroad, mag-OFW para lang makapag-provide sa family niya. So ako, I want to break the chain. I want to break that. Kasi ayoko nang matulad sa, kumbaga kung may ibang anak na gustong matulad sa magulang nila, ako ayoko nang ganun. So ayoko yung, kung meron man siguro kaming list na dapat pag-awayan o pagtalunan o pag maging cause ng hiwalayan is the money. Yung tama. Pera. So hindi yun yung dapat maging ano namin. So, gusto naming alisin yun sa equation. Tama. Yun. May gusto ka pa bang i-add doon? Thank you sa napaka-linaw na sagot doon sa tanong. May gusto ka pa bang idagdag doon up na in my kilo? No? Why are you doing this? Basically, that's it. No, I want the best for my family. I want the best for my family. Diba, kumita nga lang ako ng kahit papano, 10,000 isang buwan. Pinatigil ko na siyang mag-empleyado. Tama. Kasi gusto ko siya maging, alam mo yun, maging reyna, diba? Tama. So, gusto ko ng magandang buhay para sa kanila. Kaya, I never gave up on my dream. That dream, no? Nagduda na ako sa sarili ko and everything, but I never gave up on that dream. Yeah. Nagduda na ako sa networking kung totoo ba talaga to.
nagduda na ako sa sarili ko kung para sa akin ba talaga to, but I never gave up on that dream na mabigyan sila magandang buhay. Tama. And we want the best for our families. I think yun naman yung common, ano. And sometimes, no, other people, no, most people would speak for themselves and say that, you know, okay na ako, no, contento ako. So, but when we look around, our pamilya ba natin contento? Is that the best that we can give them? No, yun yung magandang tanong talaga, no? Yun na ba yung todo? Of course, hindi pa. I don't think, no, na yun na yung todo. Malayo pa. Tama? So, dito, kayang-kaya yun maabot. Kaya nandito tayo lahat sa iFern, no? Kasi yung gusto nating maabot, talagang dito natin nakikita. Kasi marami nang nakakagawa. And actually, kayo, no? Earning 1 million, 1.5 million a month, no? Nakakatupad talaga yun ng pangarap, no? So, ayan. What is your best advice? No, you can answer as a couple or you can answer individually. What is your best advice para sa mga first timers natin ngayon na nakikinig? Best advice para sa akin siguro simulan agad. Yeah. And simulan mo ng tama. Tama. So you need to start. Paano ba 'yun simulan yung tama? Simulan mo ng tama, premium plus agad, o kaya family package agad. Di ba? Kasi kung isa, tapos pag-iisipan mo pa yung iba, tapos dumami, lumaki yung grupo mo, nangyari na sa kanya yun eh. Yes. Oo, so we learned our lesson na from there. Kaya nung pagsali namin kay iFern, talagang pareho talaga kami agad, premium plus. Walang pagdadalawang isip. Kasi nung nag-network siya before, we started with one account lang. He started with one account. Tapos, hindi namin alam, kumbaga hindi namin ine-expect na lalaki yung network. So, nung lumaki yung network, lumaki yung income, napag-iwanan talaga siya nung mga downlines namin na maraming accounts. So, nung yun yung isa sa biggest lesson na natutunan namin in our journey na when we started iFern, tinapos talaga namin na kailangan premium plus talaga kagad tayo. Tama. Kailangan yung maximum accounts kagad. Yes. Tinanggal namin yung duda namin kasi napatunayan, marami naman nang nakagawa eh. Diba? So, parang, kumbaga sabi nga ni Applying Asi kanina, marami nang nag-trial and error. So, in our case, yung downline mismo namin dati, siya na yung nag-trial and error for us. So, nakita na namin na may resulta, nakita na namin na it worked for him. So, why, kumbaga, bakit ko pa siya pagdududahan? So, yun. Ako, yun nga. You start right away. Kasi maganda yung timing ngayon. We have the best timing. Kasi perfect timing. Kasi ilang taon pa lang si iFern. And yun nga, lagi ko sinasabi to sa mga sharing ko na imagine, no? Buong pandemic, nagpa-commission ng billion si iFern. Tama. So, walang negosyo na kayang magbigay ng ganyan. Yung iba nga nagsasara pa. Ed, ang Shangri-La nga nagsara pa eh. Diba? Tama. So, walang kahit anong negosyo na kayang bigyan tayo ng ganyan sa loob ng, kumbaga, pandemic period pa, marami pang naka-lockdown. Si iFern lang nga nakagawa niyan. So, bakit kailangan pa nating patagalin? Diba? Huwag na natin patagalin. Kung nakita mo na pala yung potential niya nung nakaraang taon, dapat ngayong taon, itodo mo na ibuhos mo. Correct. Perfectly said. Again, Upline Mike, may idadagdag ka pa ba doon? Meron pa ba? Siguro i-rephrase ko siya. It's from a very old principle, diba? Na you can learn from your own mistake. Or you can learn from others' mistakes, di ba? Mas mabilis yung matuto ka na sa pagkakamali ng iba para hindi mo nadadaanan yung pagkakamali na yun. Makakatipid ka ng oras. Di ba? Tama. Hindi mo naman i-experience, di ba? Based sa kwento namin, i-experience mo. Pero you will be wasting a lot of time. So sinasabi na namin ngayon, and siguro naman, maganda ang naging resulta sa amin, gagayahin nyo na lang. Ang maganda po sa business na ito ay copy business lang siya. Kung ano yung ginawa ng successful na una sa iyo na naging successful, ha? Take note, dapat yung successful. Huwag mong gayahin yung nauna sa iyo na hindi naging successful. Successful, so, tama. Kung ano yung ginawa nung naging successful, gusto mo yung resulta niya and gayahin mo. Kopyahin mo lang. So kung if I want to end with something, I want to end with this, no? Kung may kokopyahin po kayo sa akin. Kung meron man akong sikreto bakit marami po akong naunahan, eh hindi po sikreto.
Okay? Marami pong nauna sa akin mag-join. 2016 pa lang, naka-join na. Pero nauna po akong kumita ng mas malaki kaysa sa kanila. If there's one thing, one big factor kung bakit, eh nagmadali lang po ako. Very simple. Nagmadali lang ako. So kung hindi ka pa member ngayon, magmadali ka nang maka-join. Bago makuha ng iba yung mga kakilala mo. Diba? Kung naka-join ka na, magmadali ka naman. No? Hindi yung naka-join ka nga, katulad ng mga naunahan ko, naka-join ng nauna pa sa akin, eh hindi naman ginagawa. Araw-araw yung iFern, diba pa, petix-petix, chillax-chillax. So, hindi pwedeng ganun. Ako since day one, daily grind, since day one. So, wala pa rin pong sikreto, sisipagan mo lang. No? Activities mo dapat mataas. Kailangan marami kang kinakausap araw-araw. Dapat marami kang ini-invite. Diba? Kasi kung marami kang kausap, marami kang pay-in. Dapat mataas ang activity rate mo. Okay? If you want to have many pay-ins, dapat may maraming kausap. Maraming tanim, maraming ani. Konti ang tanim, konti ang ani. Walang tanim, walang ani. Okay? So, sipag. Nga. Walang tanim, nga. Nangerts. Yes. Oo. No, nga. Networking, yun na talaga yes. Yung principle. And of course, principle. Sistema. Ano po yung sistema na sinasabi ko? Since maraming activities, di ba, ang sistema po ay nagpapabilis at nagpapalaki. No? So this one, KSP po is a system. So yung mga hindi nyo po kayang gawin, lalo na pag bago kayo, eh pwedeng gawin po ng KSP para sa inyo. Mm-hmm. Okay, so this is a system. Yung RBA natin gabi-gabi is a system. Yung events natin, yung kick-off, everything is a system. So if you plug yourself always in that system, bibilis at lalaki lalo yung inyong resulta. So sipag and sistema, no? Parang si Ate Kirsten, 16 years old. 'Di ba? May na direct because of our trainings, no? Because of our system, may nakuha siya, nag-join last week, kumuha po ng standard. Eh umattend po ng KSP. Nung naka-attend po ng KSP, nagdagdag po ng 6 na accounts para kumpletuhin yung 7 accounts niya. So anong nakatulong kay Ate Kirsten? Ang nakatulong kay Ate Kirsten ay yung sistema. Sistema, tama. Oo, kasi hindi kayang gawin talaga mag-isa to. Yes. Kailangan pagtulungan talaga na.